guys, sa babang part na yan, ayan naman yung mga sapatosan ni Aki-kun. Hi guys! Konnichiwa and welcome back to our channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano ba'y makikita nyo sa mga entryway or traditional Japanese entryway dito sa Japan or tinatawag nila ang Genkan. So guys, if interested kayo makita kung ano yung mga sinasabi ko, please keep on watching. Tawagan namin na Genkan. Kung mapapansin nyo, medyo malapad siya and may baitang pa siya. Ito yung mga usual na type na makikita nyo dito sa mga main door nga dito sa Japan. May malaking bukanang ganyan and may baitang siya. And dito sa aming front door nga or Genkan, meron akong nakalagay na umbrella holder or yung mga lagayan namin ng kasa. Kasi dito sa Japan is iba-iba yung weather. Minsan mainit, tas paulan. So, meron na tayong nakaabang dyan na lagayan ng mga payong. So, ayan siya. So, dito sa front door, makikita nyo, nandito na rin yung aming doorbell. Diyan, magdo-doorbell pag may mga in-order kami online or may mga sulat, mga ganun. Diyan sila magdo-doorbell or syempre kung may mga kapitbahay or may mga bisita. Diyan sila magdo-doorbell sa part na yan. And ito yung ating pinaka-main door. Ayan siya. And sa babang part pala is meron tayong nilagay ko na basahan. Pero rubber siya na klase ng basahan para if ever umuulan or madumi yung mga sapatos namin bago pumasok is makapagpagpag muna. So, pasok na tayo sa pinakaloob. Ito naman yung loob na part or ito yung pinakabukanan ng aming pintuan. Ito yung mga una nyo makikita. Kung nandiyan kayo, magaharap is nandito sa left side or sa kanang side ko kung sa inyo ako nakaharap. Yung aming mga shoe cabinet yan siya. Isang buong shoe cabinet siya. And ito is pina-install na namin to nung pinapagawa pa lang yung bahay. Pwede kang mamili dito sa Japan kung ano yung color or yung style. Meron kasi yung L-shape, yung ganun. Or meron din yung cabinet na may kasama na siyang mirror sa labas. Or yung kanyang pintuan is mirror. So, ito lang yung napili kong klase ng cabinet. Ganyan lang siya. Box type siya. And, nasiserve na rin siya as parang table or patungan dito sa aming Genkan. So, ayan siya. And, syempre, favorite ko is color white. And, sa top naman ng table na to or ng shoe cabinet, dito na ako naglagay ng iba't ibang mga kailangan namin and mga design. So, preferably or depende na rin sa gusto ninyo kung ano yung mga gusto nyo ipatong, mga importante nyo kailangan or mga gusto nyo ilagay na design dito sa taas ng table na to. Meron siyang 1, 2, 3, 4. Yan siya. Apat na doors siya pero dalawa lang yung kanyang divider. Yan siya. So, dito sa unang cabinet, yan siya. Sa part na to, ito yung mga sapatos ko. Yan siya. Itong mga sapatos and sandals na to, ito yung aking mga active shoes and sandals. Or yung mga aking palagi ang ginagamit. So, yan siya. Sa taas na part yung aking mga sapatos. Dahil summer ngayon, nilabas ko na rin yung aking mga sandals. Yan siya. And yan, mga white shoes and yung mga turno namin na shoes nila papanox. And sa babang part, yan kung makikita nyo, pinagpatong ko na lang siya. Ganyan yung design na ginawa ko. Yan siya, oh. Dahil shoes siya, so magkapatong na lang yung ginawa kasi hindi na siya magkakasya. Pero kahit papano, is neat pa rin naman siya. Tingnan, di ba? And itong mga to is adjustable yan siya, guys. If ever na may ibang dadagdag kayo or may malaki kayo or matataas na size ng shoes, is magkakasya pa rin siya. Yan siya. And dito sa right side is itong kay Papa Nox naman. Yan siya. Actually, kay Papa Nox to and yung part sa baba sa akin. Siya kay Papa Nox is mahilig din si Papa Nox kasi sa mga sapatos. Yan siya. By color, yung pag-a-arrange ko na sapatos niya, pag ginamit niya is ganyan din yung kanyang pagbalik. Kasi hindi niya naman maibabalik kasi wala ng space sa iba. So, kung ano yung vacant space, dun niya din babalikan sa pag pinagkunan niya. So, ayan siya. Meron siyang pang basketball shoes na hindi naman na siya nakakapag-basketball. And sa pinakababang part, yung aking mga high heels or mga chunk shoes. Yan siya. Or mga wedge shoes. Yan siya. And ito yung inayos ko last time. Pakita ko sa inyo. Ayan yung nilagay ko na shoe rack sa tabi ng ating shoe cabinet. So, ayan siya. Yung mga sapatos na nakalagay dyan, ayan yung aming mga active na shoes. For example, ito yung ginagamit ni Papa Nox. Ayan yung school shoes ni Aki-kun.
And ayan yung aking mga shoes kapag ngayong summer. Yan siya kasi, di ba? Medyo mainit na, so pwede tayong mag-doll shoes or mga medyo open na sapatos. Okay, sa babang part na yan, ayan naman yung mga sapatosan ni Aki-kun. Pag dito mo siya titingnan, pag ganyan mo siya titingnan, hindi mo makikita na may mga nakapatong pa sa taas na part. Ito yung bago nating binili na shoe rack. Ayan siya, kasi sayang kasi yung space. So ayan siya sa upper part, nandiyan yung mga sapatos ni Aki-kun. And sa babang part, nandiyan yung mga sandals niya. Actually, minaximize ko talaga yun kasi sa likod ng mga sandals na yan is another sandals pa rin. Inayos ko lang ng ganyan para naman is neat siya tingnan or maayos siya tingnan. And alam ni Aki-kun na yung part na yan is yung part ng kanya mga sapatos kasi maliit pa naman yung kanya mga size ng sapatos. Pagpasok nyo is makikita nyo din yung aking mga indoor sleeper. Yan siya. Although, tatlo na kami sa bahay, meron siyang ilang layer para kapag may bisita, yung mga ganon. Yan siya. Manners kasi dito sa Japan, yung kailangan nagpapalit ng sapatos pagkagaling sa labas. And dito naman sa ating wall, yan siya. Meron siyang mga lagayan ng mga design. If I'm not mistaken, niche ata yung tawag dyan sa Nihongo. Niche, parang ganon. Ewan ko kung tama ba ako. So, ayan ang mga nilagay ko dahil mahilig ako sa mga dogs. Figurine ng mga dog muna yung nilagay ko. And, ito nung nagbangkok kami, nung picture namin, nung nagbangkok kami nila Papa Nox. Tatlo yan siya. Meron din sa taas na part. Yes. And, meron din dito sa babang part. Sa babang part is meron ako nilagay na artificial plants. And, yung aking deodorizer para sa bahay. And nadidito sa part na to, yung aming mga switch para sa aming ilaw sa labas and dito sa aming gengkan. And meron dito tayo ditong hawakan. Kung matagal na kayong nanonood sa akin, mapapansin nyo na lagi ko itong inaayusan. Iniiba-iba ko yung mga design or yung mga decor dito sa cabinet na to kapag depende sa season. For example, nung Pasko, ginawa ko siyang mga Christmas decor, mga pula, gold, yung mga ganun. So for now is wala namang okasyon para sa buwan na to or parang summer ngayon. So plain lang yung dinesign ko or yung mga natural lang yung mga dinesign ko. Mga casual looking lang ba or mga bagay na kakailanganin lang namin sa pang-araw-araw. For example, etong aking placemat, yan siya. Yan lang yung nilagay ko na color. Color gray lang para tumerto lang siya dito sa ating shoe cabinet. Yan siya guys. Ito lang yung pinakauna nyo makikita dito sa bukanan, yung wooden plate. Nilagay ko talaga yan siya para dito kailalagay yung mga unang makikita or unang gagamitin pag pumasok dito sa bahay and paglabas ng bahay. Nandito yung aking susi ng sasakyan. May nakalagay din dyan, syempre medyo design na welcome. Yung initial ng aming pangalan or ng aming apelyido, I mean, Katayama. So, okay. And meron ako nakalagay dito na bottle para sa alcohol. Syempre, alam nyo naman kahit papano, bago pumasok ng bahay is makapag-alcohol yung mga galing sa labas or specifically si Papa Nox. Kasi siya lang naman yung palaging nasa labas gawa ng nagtatrabaho. Yan siya. Sunod na makikita nyo na inilagay ko dyan is yung mga apples. Yan siya. Design-design lang ba siya para hindi naman siya maging plain. So, ayan siya. Meron din akong artificial na flower and meron ako ditong gold na vase. Yan siya. And dahil hindi pa nga ako pwede mag-alaga ng mga dogs, for now is nagko-collect ako ng mga dog figurines. So, ayan siya. Meron tayong iba't ibang klaseng breed ng dogs. Ayan siya. And ito is yung Japanese dog kasi naka-kimono siya. Yan siya. Parang pampa-welcome lang siya and pampa-good vibes yung ganun. And nandito din sa part na to pala yung aming wedding picture. Ayan siya. Ito, itong wedding picture na to, dahil kami ni Papa Nox is hindi pa naman kami nakakapagpakasal sa church. Ito is pictorial to nung nandito kami sa Japan. So, ayan siya. So, pangbungad is, ayan, aming wedding picture na kami ay mga payat pa. Wala pa din ito si Aki-kun. Bago pa lang din kami dito noon sa Japan. Makikita nyo yan, medyo meron akong inayos dito. Meron ditong salamin, full body length na salamin. Siya, pakita ko sa inyo. May nilagay ako dyan, full body length na salamin para bago lumabas ng bahay kapag nag-OOTD tayo. OOTD. And si Papa Nox, pag bago siya pumasok ng trabaho, para presentable naman siya. Makapag-salamin siya dyan. Yan siya, ayan ang ating salamin. Full body length yan ang salamin hanggang sa pinakababa. And dito sa part na to, kung makikita nyo, window yan, kaya lang hindi ko na siya masyadong ino-open. Kasi yung medyo tapat niyan is pintuan ng kapitbahay. So alam nyo na, privacy, so hindi ko na lang siya ino-open. And sa babang part, yan, nilagay ko yung aking mga bagong biling halaman. Yan siya, para diba, good vibes agad or
maganda agad pagpasok mo ng bahay. Mga green agad yung ating makikita. Yan siya. And may halaman din dito sa babang part. And yan sa babang part, yan ko na lang nilagay yung aking pang spray. Water spray para sa aking mga halaman. And sa part na to, tong part na to is bago ko lang siya ginawa. Before is white lang talaga yan siya. Ngayon is pinalitan ko siya ng wallpaper or nilagyan ko siya ng wallpaper. Tong wallpaper na to guys is bago siya. Yan siya. Dini-IY ko lang siya. Ito is nabili ko from Jumbo Encho. Tapos yung cut niya is per ganun-ganun siya kasi ididikit mo na lang siya. Meron kang pwedeng pagpilan is either wallpaper na paper type talaga siya. Or yung ganto kasi pinili ko is para siyang may foam kasi inisip ko pag wallpaper is baka hindi ko siya mapantay yung pagdikit ko. Pero yan, ito naman yung result is okay naman siya sa aking ginawa or okay naman siya sa aking taste. So ayan siya, pasensya na kasi aking kun is naglalaro. So ayan siya, before is vacant space lang din to. Nanghihinayang ako na hindi siya magamit and parang masyado siyang plain sa mata ko pagpapasok ka ng pintuan, syempre, di ba? Parang malaki yung space na dito. Pero originally, ito talaga yung gusto namin ni Papa Nox nung pinagawa yung bahay. Gusto talaga namin na malaki yung entrance or yung gengkan. Kasi para hindi siya masyadong maliit tingnan kapag pumapasok or hindi siya masikip tingnan. So, ayan siya. Nasunod naman siya. Pero, as of now, parang nanghinayang ako na vacant siya. So, nilagyan ko siya ng ibang gamit. So, ayan siya. Kung makikita nyo, sa babang part, meron again tayo pang salubong na snake plants. Diyan ko siya nilagay. And sa baba, or pinatong ko lang siya sa maliit na round table. And dito sa part na to, ayan siya. Ito is mga cabinet siya. Ayan siya. And dinesign ko lang siya. Originally, itong cabinet na to is patayo siya. So, naging creative ako kasi parang boring kapag patayo. So, ginawa ko siyang pahiga. And, although vacant space siya or cabinet siya with design, gusto ko pa rin is ma-maximize ko siya. So, sa pinakataas na part is nandyan yung aming picture, family picture, yan siya. Yung date for today, yan may calendar tayo dyan. And, other design na nakakapagpa-good vibes. Tapos, meron din ako dito mga scented na candles and LED candles. Yan siya. Ito yung scented. Ito yung scented. Ito yung LED candles. So, ayan siya. And sa babang part, makikita nyo mga another design siya. And meron na siyang mga box. Ito, tong box na to is yung mga kadalasan na kailangan kong gamit dito sa bahay na kailangan kong ma-access agad. So, dito ko siya nilagay sa part na to para madali ko siyang makuha. At the same time is, alam ng mga nandito sa bahay kung saan kukunin yung mga bagay na kailangan namin para sa bahay. So, medyo personal na siya guys. So, hindi ko na siya i-open eh. Pero ganyan yung aking pagkakaayos. Meron pa siya sa pinakababang part. Pakita ko sa inyo. Yan, sa babang part guys, is storage box again. Mga nakalagay dyan is mga supplies and another na mga pangangailangan namin dito sa bahay. Kapag may mga emergency or mga something na mga kailangan namin, dyan ko na siya nilagay para ready access siya again and hindi masayang yung space. So, ayan lang naman siya. At least kahit papano is na-maximize ko yung aming space. And the usual, itong gantong part, ito, bala ko pa sana siyang lagyan ng design, pero baka maging over na siya. So, ginanyan ko na lang muna. And another part, guys, makikita nyo meron din, again, ditong door. Napakita ko na to sa inyo before. Parte ng aming genkan, yung aming toire. Dito namin pinilagay yung aming toire sa labas. Para if ever, napagkagaling mo sa labas, pag inihi ka is makapasok diretso dito. And kapag sakasakaling palabas ka naman, pinakalis na gagawin mo is kapag iihi ka is nasa labas na. And yung pinaka main na reason ni Papa Nox is if ever daw kasi na hindi kasi usual dito sa Japan yung toire is nasa medyo labas na part. Kadalasan yung mga toire is katabi ng ofuru or ng kanilang paliguan. So ayaw ni Papa Nox yung ganun. Kasi sabi niya, ang iniisip kasi niya kapag pag may mga bisita tapos naliligo daw, may naliligo tapos magkatabi yung ofuru and toire. Syempre magkakahiyaan 'di ba na lalabas yung naliligo or lalabas yung nasa toire. Toire yung parang ganun yung iniisip ni Papa. So para ang nangyari is tong aming toilet dito is para siya ng parang naging common toilet na lang siya. Ang mas ginagamit namin kapag may bisita is yung sa taas na part. So ito is kapag may mga bisita nga is ready access na rin sila, hindi na sila mahihiyang pumasok-pasok sa loob kung gusto nila mag-CR. Tapos syempre, may mga di inaasahang amoy. So ayan siya, hindi sila mahihiya kapag nasa labas naman yung toire. So napakita ko na sa inyo sa separate vlogs itong aming toire. Ayun.
So, napakita ko na sa inyo guys sa separate vlog itong aming toire. So, sinabi ko lang ulit ngayon na part siya ng aming Genkan. So, that's it guys. Yun lang naman yung makikita nyo na mga typical sa Genkan or sa main door dito sa Japan. Yung sa amin kasi is medyo may touch na ng pagiging Filipino. Gawa ng tayo naman ay Filipino. At the same time is mas malaki kasi yung space dito namin dito sa Genkan. Kung naninirahan kayo dito sa Japan or may na-visit na kayo mga Japan house is mapapansin nyo na hindi sila masyadong naglalagay ng space sa mga Genkan katulad ng ginawa namin dito para sa aming bahay. So, iba-iba naman yan ang gusto and iba-iba kasi ng sitwasyon kung paano aayusin and kung ano ba yung purpose nila. So that's it guys for this vlog. I hope na nagkaroon kayo ng idea and natuwa kayo sa mga pinakita ko kung ano yung makikita sa Genkan or sa main door dito sa Japan. Maraming maraming salamat guys for watching and I hope na i-like itong video na to. Mag-comment down below kayo and i-share nyo din sa inyong mga kaibigan and sa inyong social media account. Maraming maraming salamat guys and I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod ko pong vlog. Salamat!